namin, pwede po sa taas ng ito. Kahit saan naman ba yung request po. Layo pala, no? So what's up mga kaibigan, nandito na naman tayo ngayon sa DRT. So medyo nagkaligaw-ligaw kami kasi medyo malayo. Malayo pala to, hindi namin alam eh. So bago ako pumunta rito, simula dun sa amin, siguro mga bibilangan ng mga 20 to 25 minutes. Tapos pagpunta mo rito, may entrance na 50 pesos. Tapos parking fee 20 pesos. So, lalagyan ka nila ng tatak na ganito, katunayan na nag-entrance ka dito. Siguro baka ito na rin yung parang siguradohan nila kung ano man yung mangyayari dito. So mga kaibigan, aakyat tayo doon kung nakikita nyo. Aakyat tayo doon. Ay, picture ba? No. So, mga kaibigan, bago kayo makakit dito, dadaanan nyo itong 15 or 16 steps bago kayo makapunta dito sa taas. Oh, medyo nakakatakot dito, pero sigurado naman na sulit. So, yan, siguro pagka dito kayo nakatayo, kitang-kita nyo lahat ng ng mga bundok siguro dito na kung dito kita na natin paano yung nandun pa tayo sa pinakatoktok nun. Pag tumama ako sa wedding, pupunta tayo doon. Gago! Gago. So mga kaibigan, na pag nandito kayo sa tuktok ng ano na to, parang tree house. Basta kung ano man yung tinatawag nila dito, medyo matatakot ka kung malulain ka kasi nga pag humangin ng medyo malakas siguro uuga ito. Yun na. Ayan, medyo umuuga nga, nararamdaman natin. Maliit lang, sakto lang sa pahingahan. Tsaka maganda rin dito siguro uminom. Uminom? Sabis dito uminom. Paglasig ka na. Palakasan ang laban dito pag iinom kayo, palakasan tumagay. Kasi pagbabaan nyo sigurado. Yung araya to papangga. So yun mga kaibigan, pag matatakotin ka, hindi ka pa pwede dito. Saka kung malululain ka kasi, papakita ko sa inyo kung gano'ng kataas to. Dito ba dito? Dito. Ay, din eh. So yun ha. Oh. Ha? Makita nyo, medyo mataas to. Tapos pag dito sa gawin na to, makikita nyo rin dito yung Arayat Don ng Pampanga. Sabi. Arayat Don ng Pampanga, yun. No? Arayat ng Pampanga. Ayun, Arayat ng Pampanga. Hindi ba Arayat ng Pampanga ang Arayat? Bundok Arayat. So may mga vlogger ako dito nakikita din na dito pumupunta. So maganda pala talaga dito. Kasi first time ko lang din nakapunta dito eh. So yun mga kaibigan, bababa na nga tayo sa una nating pinuntahan. So yun, kung makikita nyo, medyo mahirap talaga bumaba dito. Kung mahirap pagpakyat, mas mahirap pagpababa. So mga kaibigan, sa likod ko meron ditong parang mini rest house siguro to. Pwede mo pumasok kaya dito? Pwede.
Ito, ito nga pala yung tour guide natin. Pwede daw pumasok pasok dito. Tour guide. So yun, sabi ng tour guide natin, pwede daw pumasok dito. So yun, ano, ano to lahat? Gawa to lahat sa Kawayan. Saka sa mga kung tawagin na, namin dito ay tawig. Hindi, ano to eh? Sa hindi. Ano to sa yung niyog? Di ba yan yan? Daon ng muna. Kaya pumasok ka dito, press kong press ko dito kasi yung ilalim niya medyo malalim. Tapos Kawayan, nasala-sala, kaya press ko. So, ang ganda dito mga kaibigan, ano? May mini veranda sila dito. O, ito may veranda nila. Mini veranda. Veranda. Ano lang to eh? Mga kaibigan, ano, pakaganda dito. The best. Thumbs up. Picture. Denny, oh, Denny, picture. So, mga kaibigan, dito sa gawin na to ay meron ditong ano, ugad, kung tawagin nila dito. So, yan. Ganda. Etong pugad na tagawa to sa ano? Ito yata yung puno ng ano eh, ng talahib. Gago! Oh, kung makita nyo. Puno ng talahib. So yan, dito talaga maganda dito. Saka doon sa kabila, meron din doon sa kabila. Yan, sa kabila. Tapos, pero may nakalagay doon na ano, dalawang tao lang daw yung pwedeng makit sa may pugad. Siguro baka yun lang yung kaya nung pugad na yun. Hindi na akong photographer. So yung mga kaibigan, siguro kung wala ditong iba pang mga lugar na pwedeng puntahan, baka magpabalik-balik ako dito para dito na lang tayo magkumuha ng mga videos. Ibababa tayo sa kabila, pupuntahan natin yung so yun, dahil susunod tayo sa pinatutupad nila dito, dala-dalawa lang yung pwedeng umakyat, pero yung bumaba pwede siguro kahit ilan. 1, 2, 3 talon. So ayun mga kaibigan, pupunta tayo ngayon dito sa kabila. Iwanan na namin yung mga motor namin dito. So ayun mga kaibigan, meron pala dito yung ano, parang tent. Ano? Siguro pa nga mag-overnight kayo. Pwede kayo dyan pumunta. So ayun mga kaibigan, may nakalagay dun sa may doon sa may paunawa nila doon sa tumitaas na yun. Ayan, sabi nila, bawal pong ipasok ang sapatos o tsinela sa loob ng TV by management. So, tama itong ginawa ng ating si kaibigan, si Insan. Iniwan niya yung tsinelas niya. So, dito ay merong 5. So, 2, 3, 4, 5 na kung tawagin nila dito ay TV. TV. So siguro ito yung TP, ito yung ano. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nun. So yung mga kaibigan, ano? Ang sawi natin ito, pampadya. Ang pagkakagawa na itong ano to, sigurado mga kahoy bundok to. So matitibay talaga to. Tapos yung bubong niya, kagaya nga sinabi ko kanina, yung dahon ng yog. So dahil nga bundok na to, syempre yung mga yung mga ginamit na materyales dito ay yung mga dito rin kinuha. Pero sigurado naman ako na kapag pumutol sila dito ng puno,
eh merong kapalit na isa o dalawa pang hugit pang mga puno para naman pampalit doon sa mga naputol. Tsaka yung pinuputol kasi dito yung mga matatandang puno na siguro. So ayan guys, andito na nga tayo. Dito napapasok yung ano natin eh. Yung sinimula natin pagbablog noong nakaraan na pag nandun ka sa isang lugar na hindi mo naman kabisado at medyo hindi ka pamilyar, kaya dapat huwag kang magtuturo kasi hindi tayo taga dito sa kaya ano. Bilang respeto sa mga taga dito, bawal tayo magturo. So yan, oy, horse! Gago! What the fuck, horse? Horse, oh! Look, horse! Horse ba talaga to? First time ako nakakita niya mga kaibigan ng horse. Ha? First time! First time talaga sa buong buhay ko at sa buong puso ko. Gago! So meron dito mga kalamansian na ano ba ito? Kalamansi nga ba ito? Oo, oh, kasi mga pino yung mga dahon niya. So pupunta tayo ngayon sa hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Sana pagbalik natin nandun pa yung mga motor natin. So ayan nga kaibigan. Meron nga pala akong sasabihin sa inyo. No? Pumayag na po ako sa alok ng mga taga ano na, mag-endorse. So baka po ano po, pwedeng gamitin, pwedeng i-try. Ito yan. So, ina mo, giniagawa mo. Dinadalangin ko lang ay, nandun pa yung motor natin pagbalik. Yun lang ang importante kasi hindi tayo makaka-uwi. Pamalakihan, ay, hindi pwede sa akin to. Pamalakihan, ay, hindi pwede sa akin to. So doon sa taas pala ay walang masyadong tao. So nandito pala sila. Bungad lang pala 'yan. Ito pala siguro yung pinaka pusod nung Digo Seal. So mas maganda pala kung kinuha natin yung motor natin para di tayo naglakad. Pero okay lang din kasi nga para mas ma-feel natin yung lugar. Kung ano yung tinatago nitong ganda. So taga dito ako pero hindi ako ganung masyadong nalalapit sa nag-aakyat sa bundok dahil nga busy sa trabaho. So ayan, makikita niya napakaganda dito. Mamaladron tayo. So mga kaibigan, mga bigatin yung mga nandito, nakakahiyan tumabi sa kanila. Buti hindi natin dinala yung mga yung motor natin ano. Mga dikotse itong mga to. Grabe. Ang masasabi ko na lang sana all. Sana ulit nakakotse. Nandito na tayo sa may ano ba to? Digo Seal Space 2 daw, sabi. Ibig sabihin pala meron pala tong mga may mga space pala to. So ayun, palagi ko hindi pa to ano eh, hindi pa to tapos. Kasi sa gawin dito, sabihin. Ayun pala. Ginagawa pa, so baka pagbalik natin dito, pag tumama ako sa wetek, tapira naman yan.
Tingnan ulit natin sila dito. Titrip natin sila dito, ano. So yan, baka mamaya-maya mga kaibigan, magpapaalam na kami. Uuwi na kami tapos sakaling magkakaroon ulit ng pagkakataon na babalik kami dito. So yan mga kaibigan, ang masasabi ko lang dito, isulit na sulit yung 50 pesos nyo. Walang trekking, konti lang. Saka wala siyang masyadong lakarin. Pero mas maganda sana kung mayroong mga medyo ahonin ng konti. Tilapilon. Tilapilon daw, medyo mahal daw dun eh. Pag mahal dun, mahal ka rin. Bawal dun. Bawal. Nga pa tayong budget, no? Saka kung mahal dun, sana all. Galing ha? So yun ano, makikita nyo dito guys. Sayang, mas maganda sana kung mas magandang camera yung daladala natin para baka naman talagang makikita nyo yung ganda ng lugar. Hindi pa nga natin ito nalilibot lahat kasi magagabi na. So siguro mag-6 na siguro. Makakauwi tayo sa bahay siguro mga 7:30. Nakalimutan na kita! Nakalimutan na kita! Joke lang! Isa! Joke dalawa! Lang. Dalawa! Dalawa! Gago! So, February 15 ngayon. Ay, oo. Ay, kaya pala! Ano po, pwedeng gamitin, pwedeng... Kaya pala... Rewind natin yun. Kaya pala meron kaming nakita doon kanina. February 14 nga pala kaapon, ano? Pinidyo, ma'am. Pinidyo, ma'am. Oo. Tada! Ang gawag. So, yun mga kaibigan, ano? Magpapaalam na nga tayo. Gaya na sinabi ko kanina. Medyo maganda naman yung mga napuntahan natin dito. Tapos, marami rin silang mga pakulo dito, may mga pugat-pugat pang mga ganyan-ganyan, treehouse. So siguro ano, next time pag meron tayong oras ulit, pupunta ulit tayo dito. Kung hindi man dito, baka sa susunod na mga ibang lugar. So paano? Dating gawi. See you next na vlog. Bye-bye. Keep. Shake it, baby.